Mateo, 17 kabanata. Pagkaraan ng anim na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng tatlong tolda. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatira pa. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan, "Tumayo kayo, huwag kayong matakot." Sabi niya, nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. Habang sila'y bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kaninuman ang tungkol sa pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Tinanong siya ng mga alagad, "Bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautosan na dapat munang dumating si Elias?" Sumagot siya, "Darating nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. At sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias, ngunit hindi siya kinilala ng mga tao. At ginawa nila kay Elias ang gusto nila, kaya tulad ng ginawa sa kanya, pahihirapan din nila ang anak ng tao." Naunawaan ng mga alagad na si Juan na tagapagbautismo ang tinutukoy niya. Pagbalik nila sa maraming tao, lumapit kay Jesus ang isang lalaki at lumuhod ito sa harap niya at nagsabi, "Ginoo, maawa po kayo sa anak ko. Siya po'y may epilepsya at lubhang nahihirapan. Madalas po siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad ngunit siya'y hindi nila mapagaling." Sumagot si Jesus, "Lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata." Inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos, nang sila-sila na lamang, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo?" Sumagot siya, "Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na singlaki ng buto ng mostasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, 'Lumipat ka roon,' at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas, kundi sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno." Nang magkatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit siya'y muling bubuhayin sa ikatlong araw." At sila'y lubhang nalungkot. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. "Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro?" tanong nila. "Opo," sagot ni Pedro. Nang pumasok siya sa bahay, tinanong siya ni Jesus, "Ano sa palagay mo, Simon? Sino ba ang nagbabayad ng buwis sa mga hari dito sa mundo? Ang mga mamamayan ba o ang mga dayuhan?" "Ang mga dayuhan po," tugon ni Pedro. Sinabi ni Jesus, "Kung gayon, hindi dapat magbayad ang mga mamamayan. Gayunman,
para wala silang masabi sa atin, pumunta ka sa lawa at mamingwit ka. Kunin mo ang unang isdang mahuli mo. Ibuka mo ang bibig niyon at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo iyon at ibayad mo para sa buwis nating dalawa.